lang guys, welcome back to my channel. My name is Jonah for those who are new here. Ang inyong Ate Jing ay muli na namang nagbabalik. Medyo matagal-tagal na nakabalik guys. Kasi kung regular follower kita ay for sure alam mo ang dahilan. So pasensya na, medyo matagal nakapag-update. The reason why na matagal ako nakapag-shoot ng another video guys. Kasi nga, I need time for adjustment. So ayan, balik na tayo guys sa topic natin for today na paano mo malalaman na tutuluyan ka ng ka-LDR mo. Hindi ako eksperto once again, but I am trying my best guys na i-share sa inyo yung mga napagdaanan namin ng asawa ko when we were still on long distance relationship for 2 years. Nang sa gayon ay maging daan ito para maliwanagan ka kung ikaw ay nasa long distance relationship ngayon, o kaya magiging guidance nyo ito ng ka-long distance relationship ngayon, nang sa gayon ay magawa mo ng tama yung bawat desisyon na gagawin mo sa LDR nyo, nang sa gayon ay magtagumpay rin kayo pagdating sa dulo. Yes, mahirap naman po talaga i-judge yung ka-LDR mo. Siyempre, hindi mo hawak yung isip niya, yung desisyon niya, yung pagkatao niya, yung tumatakbo sa isip niya, kaya wala kang kasiguruhan kung tutuluyan ka nga ba ng ka-LDR mo. Lalo na guys, kung yung LDR nyo ay umabot na kayo ng 2 years mahigit. Like 2 years, 3 years, 5 years, 4 years, 6 years. Ang iba nga dyan ay umabot na ng 10 years. Bakit kayo aabot sa 10 years guys na hindi pa kayo nagkakatuluyan? Baka itong mga signs na ito ay wala sa LDR nyo, pero umaasa ka na tutuluyan ka ng ka-LDR mo kasi umabot na kayo ng 10 years. Importante sa long distance relationship ay tutuluyan ka ng ka-LDR mo. Kasi syempre, sa part natin ng mga Pilipina ay sigurado naman talaga tayo na tutuluyan natin kung sino yung magiging ka-LDR natin. Lalo na kung mahal natin yung tao, di ba? So para mas masimulan natin, don't forget to hit the subscribe button below para maging updated kayo sa lahat ng upcoming videos ko. Here we are guys, medyo marami-rami to, 10 rin tong ibibigay ko sa inyo, kaya simulan ka agad natin sa ating tip number 1, which is willing siyang makipag-meet sa'yo. Napaka-importante na makita nyo to sa ka-LDR nyo guys na willing kanyang i-meet. It's either na siya yung pupunta sa bansa mo o kaya ikaw yung papupuntahin niya sa bansa niya. O kaya ang isa pang choice guys ay kung saan kayo magkikita, like outside from your country and outside from his country. Kasi nga gawa ng pandemya, pero may mga bansa naman na pwedeng tumanggap ng bisita ng turista na. So kung tutuluyan ka ng ka-LDR mo guys, ay ipupursigin niyang ikikita ka. Lalo na kung umabot na kayo ng ilang taon, like 2 years above. Tapos nakaset na yung pagkikita nyo, yun nga lang naabutan ng pandemya. O kaya, naghihintay kayo na matapos itong pandemya, pero yung LDR nyo ay umabot na ng 2 years, na hindi pa rin natatapos yung pandemya. Ngayon, kung tutuluyan ka ng ka-LDR mo, ay magpupursige yan na makita ka. Gagawa at gagawa yan ang paraan para makalabas ka ng bansa, at lalabas din siya ng bansa at magkikita kayo, for example, sa Thailand o kaya sa Hong Kong kung saan tumatanggap na ng turista ang mga bansang yun. But in this sign, guys, ay hindi po counted yung ilang beses ka na niyang minute up. For example, sa bansa natin at ginagawa ka lang bakasyonan. Anong ibig sabihin po nung ginagawa ka lang bakasyonan? Yung sa tuwing nagbabakasyon siya, ay ikaw yung kasama niya, binabahay ka niya o kaya sinasama ka niya sa hotel kung saan siya nanunuluyan, sa resort ba ngayon o kahit saan guys, kung saan siya tumutuloy, sinasama ka niya. Pagkatapos ng bakasyon niya, ay balik siya uli sa bansa niya. At hindi lang 2-3 beses nangyayari yun, kundi nasa maraming beses. Lalo na kung nagbabakasyon siya ng 2 or 3 times in a year sa Pilipinas, sa bansa natin, at hindi umuusad yung relasyon niyo, kundi ganyan lang yung sitwasyon niyo. Sa tuwing magbabakasyon siya, ay ikaw yung kasama niya. Kinakantot ka lang. Pag ganoon po yung ka-LDR nyo, ay hindi po kayo tutuluyan yan. Ginagawa niya lang kayong personal prostitute. Pero syempre, huwag nyo rin naman din kaagad
i-judge kung ganyan yung ginagawa ng ka-LDR nyo. Kasi syempre, dapat nyo rin i-consider yung mga situation like yung plano niya ay mag-ipon muna doon sa bansa niya kasi gusto niyang mag-settle sa Pilipinas, kaya nagpagawa siya ng bahay. Hindi muna siya nagpakasal sa'yo, pero pinagawan ka ng bahay, binilhan ka ng lupa, nag-establish kayo ng negosyo. Yung mga tipong ganyan, guys, ay pwede mong i-consider na, yes, tutuluyan ka ng ka-LDR mo, pero hindi sa ngayon. Kasi may malaking plano pa siya sa hinaharap na gusto niyang gawin. Now, let's go to our tip number 2, which is, consistent siyang makipag-communicate sa'yo. Pag yung ka-LDR nyo, guys, ay paputol-putol kung makipag-communicate sa'yo, ang daming alibay, ang daming ganito-ganyan para lang ma-justify yung hindi consistent na pakikipag-communicate niya sa'yo, of course, wala yung planong tutuluyan ka. Kasi number one key of long-distance relationship is consistent communication. At alam din yun ng ka-LDR nyo. Kaya kung hindi niya nagagawa yun, so it means hindi kanya naisisingit sa mga prioridad niya, sa pang-araw-araw niyang priorities, so it means wala siyang kabalak-balak na tutuluyan ka. Kasi niwala nga siyang takot na mawala ka. Niwala nga siyang takot na baka manlamig ka sa kanya. Kasi hindi kanya kinukontak ng ganoon ka-consistent. Yung iba pang situation, guys, ay pag nag-aaway kayo, may konting misunderstanding lang, ay ibablock ka ng ka-LDR. Pag ganyan yung lalaki sa inyo, of course, wala yung planong tutuluyan ka. Kaya ganun na lang ka-importante na hanapin yung itong consistent communication sa long-distance relationship nyo. Lalong-lalo na, guys, na hindi lang dapat kayo yung nag-i-initiate ng communication sa isa't isa. Dapat vice versa. Kumbaga, kung sino yung free, kung ikaw yung free, then ikaw yung mauna. Pero kung alam mo na siya yung free, siya dapat din yung mauna sa'yo. Kahit magbilin man lang ng mensahe sa'yo. Dapat ganoon po yung communication nyo. Kahit hindi man ganoon na nag-uugnay palagi yung communication nyo, ang importante, may bilin yung isa't isa kung kailan kayo free. Kasi natural po yun, dahil nga magkaiba tayo ng oras. Maaring ikaw sa Pilipinas ay umaga, sa kanya ay gabi. So tulog siya at ikaw yung gising. And since ikaw yung gising, ikaw yung magbili ng mga mensahe para mabasa niya pagkagising niya. Kung mahal ka ng tao, kung tutuluyan ka niya, ay ganoon din yung gagawin niya sa'yo. Sa tuwing natutulog ka, siya itong gising sa bansa niya, ay magbibilin siya ng mensahe na pwede mong mabasa pagkagising mo. Now let's go to our tip number 3, which is willing kang gastusan. Ang tutuluyan ka na ka-LDR, guys, ay hindi yan manghihinayang ng pera, lalo na pagdating sa processing. Malaki yung value ng pera nila kaysa sa atin. So, alam nila na nag-i-struggle tayo mga Pilipina pag nagpa-process tayo ng mga papel, ng mga dokumento. Kaya, hindi mo na dapat kailangan pang manghingi. Kung tutuluyan ka ng ka-LDR, siya mismo itong mag-o-offer sa'yo na kung hindi mo kayang gastusan yung pagpa-process mo ng dokumento, ay siya mismo itong magbibigay sa'yo ng pera. Hindi mo na kailangang manghingi pa kasi siya mismo itong mag-o-offer. Kasi na ganoon siya ka-interesado na makita ka, maklose yung distance niyong dalawa. Kaya ganoon na lang siya ka-willing kung magbitaw ng pera when it comes to processing. Kasi may isa akong follower, guys, na nagpaabot ng complaint na seryoso ba talaga yung ka-LDR niya na hindi man siya tinutulungan sa pagpa-process ng papel niya. Gayong alam naman ng ka-LDR niya na nawalan siya ng trabaho. Hindi po ganoon ang tutuluyan ka. Maaring gusto ka nga niyang makita, maklose yung distance niyo, pero yung ka-LDR mo ay hindi 100% na gustong makatuluyan ka. Kasi kung porsigido talaga siyang makuha ka papunta sa bansa niya, ay sasagutin niya yung 100% na gastusin sa pagpaprocess mo ng mga dokumento. Now let's go to our tip number 4, which is aamuin ka pag nag-aaway kayo. Hindi po lahat ng foreigner ay gumagawa nito. Pero kung yung ka-LDR mo ay gusto kang makatuluyan, ay takot yan siyang mawala ka. Kaya every misunderstanding na magkakaroon kayo ay aamuin kanya kahit pa hindi siya namulat sa ganyang klase ng pag-uugali.
Kasi usually Pinoy lang naman ang umaamo sa mga girlfriend nila, guys. Foreigners don't do that. Hindi nila gawain yung inaamo nila yung mga girlfriend nila, guys. Kaya wag mong asahan na lahat ng foreigner ay ganyan. Pero kung mahal ka ng ka-LDR mo at gusto ka niyang makatuluyan sa tuwing mag-aaway kayo, sa tuwing may misunderstanding kayo, ay siya itong magpapakumbaba, magsusorry at aamuin ka. Pag nag-aaway kayo kasi takot siyang mawala ka. Now let's go to our tip number 5, which is siya mismo ang magpupursige, magpuprovide sa mga dokumentong kailangan mo kung pupunta ka na sa bansa niya. Hindi yung ikaw lang yung hahayaan niyang gumawa ng lahat ng paraan, guys. Gumawa ng mga inquiries, mag-search dito, search doon. When I was on a long-distance relationship with my husband, guys, ay ultimo application paper ko sa pag-a-apply ng visa sa imbahada sa Russian Embassy, ay siya po itong nag-fill up. Ang ginawa ko na lang ay nagbigay ng mga personal information ko at binigyan niya na lang ako ng code kung saan maa-access ko yung application form na pinil-upan niya. At ang ginawa ko, guys, ay dinownload ko na lang. Kasi ipinasa niya na lahat sa akin. Yung invitation letter ko ay ipinasa niya na lang sa Gmail ko. Hindi na ako lahat ang nag-process nun. Ultimo, yung lahat ng requirements na kailangan kong i-comply sa Russian Embassy ay hindi po ako ang nag-effort. Kung hindi, ibinigay na lang sa akin ng asawa ko. Ganun po yung sign kung paano mo malalaman na tutuluyan ka ng ka-LDR mo. Kasi siya itong magpupursige. Siya itong nag-search, siya itong nag-inquire. Na umabot pa nga, guys, sa long-distance call na from here in Russia ay nakailang beses siyang tumawag sa Russian Embassy Manila para lang makausap ng malinaw yung Russian consul doon kung ano ba yung mga kailangan kong i-comply ng mga requirements para sa private visa na kakailanganin kong applyan. Diyan mo makikita, guys, yung sign na tutuluyan ka ng ka-LDR mo kasi napaka-pursigido niya to close your distance from each other. Now, let's go to our tip number 6, which is susundin niya anumang desisyon mo. Ang napaka-perfect nito, guys, na example ay syempre yung LDR ko sa asawa ko. Like, when we were already on 1 year of our LDR, nakapagpasya siya na since wala siyang international passport at hindi pa siya kailanman nakalabas ng bansa, nandun na torture sa kanya mentally kung paano bang lumabas ng bansa. Kaya, mas ginusto niya na ako yung pumunta sa Russia. Pero that time, guys, I had a lot of bad experience with Russian tourists in Boracay. Yung masama nga yung ugali, nangiinsulto, yung feeling nila sila yung reyna, sila palagi yung tama, napaka-dominante. I had this experience with this race kung saan natakot ako na pumunta rito sa Russia. Kasi nga, that will be also my first time to go out from the country. At yun nga, hindi ko pa nakita yung asawa ko. Paano kung ganoon din yung ugali ng asawa ko gaya ng mga nakasalamuha ko sa Boracay na, na masasama yung ugali? Kaya I turned him down. Kaya ang sabi ko sa kanya, kung ganoon ka talaga kaseryoso, kung gusto mo kong makatuluyan, pumunta ka una sa Pilipinas. Kaya dyan mo rin malalaman, guys, kung tutuluyan ka nga ba ng ka-LDR. Kasi susundin niya yung anumang desisyon mo. Kung desisyon mo na hindi mo siya ikita sa bansa niya kasi ganito ganyan, ay wala siyang magagawa kundi ikaw yung kikitain niya sa bansa mo. Nang sa gayon ay magawa niyo yung first meet kung saan yun yung first stage para magkatuluyan, para ma-close niyo yung distance niyo from each other. Now let's go to our tip number 7, which is gugustuhin niyang makilala ng personal parents mo o yung pamilya. Yes, bago pa man kami nagplano kung saan magpapakasal sa Pilipinas nga ba o dito sa Russia, ay first of all, guys, unang-unang gustong gawin ng asawa ko pag-land niya sa Pilipinas. Nung lag-land siya sa Katiklan, kasi nasa Boracay nga ako, yung Katiklan yung pinakamalapit na airport sa akin doon. Pag-land niya sa Katiklan, kinagabihan may another flight kami papunta ng Mindanao kasi nga, yung first goal niya ay makilala yung parents ko.
So, yung purpose niya ng pagpunta ng Pilipinas, guys, that time, ay hindi lang para imita ko, but at the same time, dahil gusto niya ako makatuluyan, ay gusto niya ring makilala yung parents ko especially. Kung saan, nagstay nga siya doon ng 4 nights, para naman magkaroon ng konting bonding yung parents ko sa kanya, kasi gusto niya nga rin makita yung childhood place na kinalakhan ko. Now, let's go to our tip number 8, which is isasama kanya sa mga travel niya. Yes, dapat isama kanya sa mga travel niya. Lalo na guys, kung yung KLDR mo ay yung nagbabalak na maglibot ng maraming provinces sa Pilipinas. So, isa sa mga province ay nandoon ka. Like for example, sa Mindanao, sa Butuan. So, gusto kanyang i-meet sa Butuan. And pagkatapos sa Butuan, gusto niya magpunta ng Cebu, Zambales, ng Bohol, magpunta ng Boracay, ng Davao, kasi nga gusto niyang malibot, gusto niyang masulit yung bakasyon niya sa Pilipinas. Pero ikaw nga ay nasa Butuan. Kung gusto kanyang makatuluyan, guys, ay isasama kanya sa lahat ng pupuntahan niyang provinces. Kasi gusto kanyang makasama. Gusto kanyang makilala ko ng lubos. Pero kung yung KLDR mo ay pag nag-meet kayo, only he will meet you in Butuan, pero yung plano niya ay magpunta ng Davao, Bohol, Cebu, nang wala ka, mag-isip-isip ka. Yes, maaaring seryoso siya sa'yo, pero wala po doon sa puntong 100% na gusto ka niyang makatuloyan. Now, let's go to our tip number 9, which is i-open niya sa'yo yung pagkatao niya, yung buong pagkatao niya. Yes, napakatibay na sign, guys, na tutuluyan ka ng KLDR mo kung totally ino-open niya sa'yo yung buong pagkatao niya. Like for example, with my husband, guys, nagtatrabaho siya na hindi pwedeng malaman ng publiko yung trabaho niya, but he opened it to me. Hindi lang sa nagtitiwala siya, kundi habang LDR pa lang kami, guys, fixed na yung isip niya na ako yung tutuluyan niya. Kaya pinagkatiwala niya sa akin yung buong pagkatao niya, na kahit yung confidential sa buhay niya na hindi nga alam ng kahit ng mga kaibigan niya, ay ipinaalam niya sa akin. Ngayon, kung yung KLDR niyo ay sa tingin niyo parang nililimitahan niya lang yung malalaman mo sa buhay niya, hindi po yan ganoon ka seryoso na aabot sa puntong tutuluyan ka niya. Pero syempre, huwag nyo rin naman kaagad i-judge, lalo na kung nasa 6 months pa lang naman kayo, 6 months below pa lang naman kayo. But of course, hindi yan ganoon basta-basta mag-o-open ang pagkatao nila sa inyo kung ganoon pa lang naman ka-sure yung pagkikilala nyo sa isa't isa. Palawigin nyo muna ng kahit taon o 2 taon yung LDR nyo. Ngayon, kung hindi niya pa rin ino-open sa'yo yung pagkatao niya, yung sarili niya, gayong umabot na kayo ng at least 2 years sa long distance relationship niyo, ay hindi po yan sigurado na kayo talaga ang tutuluyan niya. Kaya hindi niya ino-open sa'yo yung sarili niya, kasi isa sa mga reason na hindi siya ganoon na nagtitiwala sa'yo na pwede mong i-keep yung mga secrets niya, yung mga confidential sa buhay niya. But of course, hindi kanya nakikita sa future, guys, na ikaw yung makakatuluyan niya. Kaya, bakit niya ipagkakatiwala sa'yo yung buong pagkatao niya? Diba? Now, let's go to our tip number 10, which is pakakasalan ka niya. But of course, napaka-importante nito, guys, lalo na kung nakailang beses na kayong nagkita. Kasi nga, ito yung sinabi ko, guys, from our tip number 1 na nakailang beses ka nang kinita niya sa Pilipinas, sa bansa natin, o sa kahit anong bansa, guys, sinasama ka niya sa travel niya, pero hindi umuusad yung relasyon niyo. Naka 10 times na siyang balik sa Pilipinas, naka 10 times na rin siyang pakikipagkita sa'yo. Pero hanggang ngayon, LDR pa rin kayo pagbabalik siya sa bansa niya. Ni hindi siya nag-propose sa'yo, kaya hindi mo alam kung saan lulugar, kung saan pupunta yung relationship niyo. Kasi umabot na kayo ng 5 years, nakailang kita na kayo, pero LDR pa rin kayo sa tuwing babalik siya ng bansa at boyfriend and girlfriend pa rin yung label niyo. Ni hindi mo nga siya matawag na fiancé, kasi nga hindi siya nag-propose sa'yo. Pag ganyan yung ka-LDR niyo, ay hindi po yan ganoon kasigurado na kayo talaga ang tutuluyan niya. Kumbaga, ginagawa kayong regular companion. Bakit pa siya magbabayad ng mga bayarang pokpok sa labas kung pwede namang makasiguro sa'yo na malinis ka
At any time niya pang makan to, 'di ba? Kasi pwede kanyang makasama hanggang sa hotel niya. So that's all guys. I hope may nakuha na naman kayong guidance o kaya gabay from your Ate Jing from today's video. Hindi po talaga ganoon kadali ang LDR. I was been in that situation guys. Pero napakasarap po sa feeling kung gaano kahirap yung pinagdaanan nyo, ay ganoon rin po kasarap sa feeling pag nagtagumpay kayo. Kaya just hold on. Kung may makukuhanan kayo ng impormasyon, kung may makukuhanan kayo ng gabay about this situation, take it. Lalo na kung libre naman, hindi naman kayo nagbabayad. So for more LDR tips, huwag niyong kalimutan guys na i-check yung playlist ko. Lahat po ng LDR tips ay nandoon. At sinisikap ko rin guys na kahit yung mga nasa short distance relationship ay makaka-relate man din on our every video na tinatalakay sa mga pagkakataon. And for your reaction and suggestion, huwag niyong kalimutan guys na magpili ng comment sa ating comment section below. And for those who doesn't want to be exposed to our comment section, you can always follow me on my Instagram. O kaya on my Facebook page na ang link ay ilalagay ko sa description box para diretso na kayo doon sa Facebook page ko. Ang importante lang guys, huwag magsawa na mag-send ng PM at hindi ko man agad-agad mababasa yan kasi tambak po ako ng PM every time. At mag-isa lang naman po akong nag-check lalo na ngayon na bago akong panganak, may bago akong angel. So, may bago akong pagkakaabalahan and imagine guys, I need to check it from Instagram and to my page. Ang iba pa nga ay sa personal account ko sa Facebook nagme-message. Kaya nangyayaring nasa tatlong kahon yung chine-check ko every time. Kaya humihingi po ako ng pasensya kung hindi ko man agad-agad na babasa o nabubuksan yung mga mensahe nyo, yung mga personal message nyo. And of course, bago natin to tapusin guys, let me do a shout out first to Simply Jane Vlogs, Flor Delisa Latina watching from Europe, Raquel Serondo watching from Riyadh, Saudi Arabia, Celestine Gaba Cabanes watching from Kuwait, Gonzaga, Jeneline watching from Batangas, Lorna Bagor watching from Hong Kong, Lizaro Refugio watching from Dipolo City, Giza Bagatua watching from Manila, Lenny Paglinawan watching from Masbate, Sweetie Pradelia watching from Hong Kong, Jenny Ligotum watching from Riyadh, Juvian Lagahit watching from Saudi Arabia, Aye Anyes watching from Riyadh, Monica Castor watching from Lebanon, Analila Nohan watching from Cebu City, Jocelyn Mancelia watching from Bukidnon, Ashley Claire Abelia, April Candulita watching from Quezon City, Elvi Romboso watching from Riyadh, Saudi Arabia, and to our last one guys, to Rosita Culiamar watching from Hong Kong. Thank you for watching, thank you for being with me. See you on my next video. Bye-bye!